Good morning mga paps! Welcome to my new video. Ngayong umaga, medyo maganda yung topic natin kasi pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga nakakainis na ugali ng mga rider. Kasi sa araw-araw kong pagde-drive, sa araw-araw kong pagra-ride, nakikita ko parang may mga hindi tama na ginagawa ang mga rider. So, umpisa na natin sa number one, ito yung mga biglang liko. Ito yung, ewan ko ba kung anong tawag dito eh. Para silang mga rider na liliko muna bago mag-signal, liliko muna sila bago mag-tumingin. Tapos, syempre ikaw, minsan tamang chill ka lang, ride ka lang, takbong pogi, ganyan, takbong chubby, yung iba. Tapos, bigla kang mapapapreno saradong ganyan, kasi bigla silang liliko eh. Ewan ko ba, parang hindi tama yung ganun eh. Hindi lang sa rider ko nakikita yun, minsan sa tricycle driver. Pagka nakakita ng pasahero sa kabila, bigla silang liliko na lang na ganyan. Yun, sana ma-address ng mga rider yun, sana baguhin natin. Kasi hindi tama eh, mas prone pa siya sa aksidente. Lalo na pagka medyo mabilis yung takbo mo. Eh paano kung ang takbo mo eh, for example, 60, 80, or 100? Tapos biglang ganyan, hindi automatic slide ka doon or medyo preno sarado ka talaga. Pangalawa, ito yung mga yan, ito yung mga boy racing, yung nagpalit lang ng open pipe, peeling racing na, yung nagtanggal lang ng mga playrings, peeling racing na kahit stuck yung makina. Kasi alam niyo mga paps, yung open pipe may tamang paggamit yan eh. Ewan ko. Kaya sana baguhin natin yung ganung ugali. Tapos minsan yung ginagawa pa ng iba, yun nga, naka-open pipe na, tapos tanggal na yung play rings, biglang tatakbo sila or biglang overtake sa'yo, tapos yuyuko pa sila. So yun, mga talagang literal na feeling racing. Kaya yun, baguhin natin yun. Number 3, ito yung mga rider na pabida. Ito yung mga rider na mostly nakikita ko to sa stoplight. Pupunta sila dun sa gitna, dun sa may malapit na sa yellow box. Tapos ang gagawin nila, parang, alam mo yun, titingnan nila kung gumagana ba yung signal light, brake light. Minsan naalugin pa nila yung shock nila kung gumagana. Tapos minsan bababa pa sila dun sa gitna. Dun nga, dun sa gitna habang iniintay yung stoplight. Tapos may sisilipin pa sila dun sa makina nila. O kaya yung pipe nila, titingnan nila. Ganun. Alam mo yun, parang feeling pabida yung ganung style eh. Hindi siya tama eh. Siyempre, pagdating mo sa stoplight, i-respect natin yung pedestrian. Hanggang doon lang tayo. Kasi, kaya nga ginawa yung pedestrian para yun yung mismong tawiran ng mga tao. Eh, ang ginagawa ng iba, mga rider, pagdating doon sa stoplight, yun, uuna sila doon sa may yellow box. Siyempre, ang pinakamasaklapan niyan, pagka ginaya yun ng kapwa rider natin. Kasi minsan pag minakita na tayo na nandun, ang gagawin ng iba, susunod-sunod na yan hanggang sa mapuno na yung malapit doon sa yellow box. Tapos sa pinakamasaklapan niyan, hanggang sa mapuno na rin yung daanan ng tao na pedestrian. Kaya minsan, tayo pa yung nagiging masama sa mga ibang motorista, sa ibang mga commuter. Kasi wala na silang matawiran talaga eh. Kaya yun, baguhin natin yung ganung ugali kasi hindi rin maganda, nakakainis din. Pang-apat, ito yung mga rider na walang pakialam sa kapwa nila rider, sa mga kapwa nila motorista. Normally, nakikita ko to dun sa mga parking lot. For example, may mga rider na lalabas, so may nakaharang dun sa likod nila, no? Ang gagawin nila, i-atras nila yung motor na nasa likod nila, papunta dun sa may gilid na ng kalsada para sila makalabas. Okay lang yun, atras nila. Kasi nga, syempre, para makalabas sila. Ang masaklap nun, pag alis nila, hindi na nila ibabalik yung inatras nila na motor. Kaya parang, ewan ko, nakakainis. Kasi syempre, yung motor na inalis mo, magmumukha ng ewan, nakasagabal na dun sa gitna ng kalsada. Pinakamasaklap pa nun, kung yung ibang motorsiklo na nandun sa kahilera niya, eh nag-aalisan na rin. Kaya mangyayari, ang tendency, yung motor na inatras mo, magmumukha na silang tanga, nandun sila sa gitna. Nakakita ko nito one time nung nasa grocery ako nun eh. Nakakita ko ganun yung ginawa ng isang rider. Kaya
Pops, kung sino ka man, ayan, baguhin sana natin yung ganung ugali. Siyempre, kailangan irespeto din natin yung kapwa natin, rider. Ngayon, kung nakaharang sila, okay lang naman i-atras natin, pero ibabalik din natin doon sa pinagkuhanan natin. Para naman hindi nakakahiya din sa may-ari ng motor na yun. Kaya, yun. Panglima, mga Pops, ayan. Ito, pinaka-common na kita natin ito sa kalsada. Ito yung mga rider na sumusunod sa ambulansya. Actually, hindi talaga tama kung tutuusin eh. Kasi ang ambulansya, kaya yan umu-overtake, kaya yan nagmamadali. Kasi nga, emergency. May sakay silang pasyente na kailangan dalhin sa pinakamalapit na ospital. E ang gagawin ng mga rider na iba, susunod dun sa ambulansya. Kaya parang, ewan ko, nakakainis eh. Hindi tama yung ganun. Kasi, siyempre, kung magbiglang preno yung ambulansya, edi ikaw din mabubunggo or pwede ka pang pinakamasaklap niyan kung may mangyari sa yung hindi maganda. Baka mamaya, sa kapag kasusunod mo sa ambulansya, ikaw na yung sumunod dun sa ambulansya. Kakasunod mo dun. Kaya, pinakamaganda niyan, huwag niya natin sundan yung ambulansya. Ang pinakamaganda nga pwedeng natin gawin, tumabi muna tayo, at least para makaandar yung ambulansya ng maayos, tapos makapunta sila sa pinakamalapit na ospital. Yun, huwag tayo susunod dun kasi hindi naman tayo emergency. Kaya, ewan ko ba, sa mga rider na gumagawa dun, sana baguhin na natin. Pang-anim! Yan, ito yung mga rider na gewang-gewang mo tawagin. Ito yung biglang overtake sa'yo na, halimbawa, takbong-chabi ka lang, biglang overtake sa'yo. So pagka-overtake sa'yo, bigla silang mag-gewang-gewang sa harap mo na ganyan na, ewan ko ba, parang gusto ba nila iparating na makapit yung gulong nila or racing-racing sila, ganyan-ganyan, na magaling silang kumembot-gembot. Di ba, parang nakakainis yung ganun. Pinakamasaklap pa niyan, minsan, hindi mo na sila papansinin, takbong chubby ka lang, takbong chill ka lang, eh bigla pa silang ngihinto or bigla pa silang magbabagal, parang, alam mo yun, parang hinihintay ka pa nila, yun yung pinaka nakakainis na ugali ng rider eh. Kumbaga pinagbigyan mo na nga sila sa ganung gawain, tapos hintayin ka pa, or parang aasa rin ka pa na parang aasa rin ka pa na, o sige, karirahin mo ako, ganyan, ganyan, or parang gusto pa nilang hintayin ka para at least mainis ka, di ba, parang, alam mo yun, nanginis talaga, literal. Kaya sana baguhin natin yung ganung ugali ng pagiging rider. Tapos pang-pito, ito yung mga sticker boy, ayan. Ito yung mga rider na pag nakakuha lang na sticker, bigla na nawawala, bigla na naglalaho na parang bula. Kasi one time, yan yung mga rider na ang gagaling sa mga ano eh, sa mga event, sa mga EB, active na active sila. Tapos sa mga group chat, sa FB, active sila. Tapos pagdating na sa mga ride, ayan, medyo okay pa naman, active pa rin sila. Pero pagdating na talaga na one time na nabigyan na sila ng sticker, bigla na lang silang nawawala. Ayan, so sana baguhin natin yung mga ganung ugali ng pagiging rider kasi siyempre, kaya nga tayo sumali sa isang grupo para maipakita natin na ano tayo, active sa kanila. Kung meron silang charity na pupuntahan, merong ride na pupuntahan, yun yung pagiging isang rider. Magiging matulungin tayo sa kapwa, ayan. At pang-walo, mga Pops, ito yung pinakahuli na nakakainis talaga sa ugali ng mga rider. Ito yung mga paasa, kung tawagin. For example, meron kayong group ride na pinaplano. Sobrang active sila. Sila pa minsan yung nagsasuggest na, dito, maganda, punta tayo. Dito, maganda, kasi maganda rin yung kainan, masarap. Tapos maganda rin yung place. Ayan, very active sila. Tapos sila pa yung laging nag-PPM or sila pa yung laging nag-comment kung saan maganda nga pumunta, ganyan. Pero pagdating na mismo ng araw ng ride, sila yung mismong wala. Sila yung nawawala na lang din. Na keso ganyan, may pupuntahan daw sila, keso ganyan, busy. Alam mo yun, kung talagang gusto mong sumali sa ride, or gusto mong sumama sa isang ride, pinakamaganda huwag tayo mag-comment ng ganun. Kasi minsan nakakainis talaga eh.
Yung alakala mo, napakarami nating sasama sa ride. Tapos pagdating na mismong ride, yan. Minsan matutira na lang isa, dalawa, or tatlo. Pinakamaganda pa kung umabot ng lima. Yan. Samantalang nung nagpaplano pa lang kayo ng ride, ba napakarami. Dami, sama daw siya, ganyan, ganyan, sama ako, ganyan, ganyan. Tapos pagdating na mismo ng araw ng ride, nga, ilan na lang yung sasama. Kaya yan yung mga paasa na rider. Kaya yun, sana i-address natin mga rider yun na baguhin natin yung ganung ugali kasi hindi maganda eh. Medyo nakakainis, nakakairita. Kaya yun. Kaya siguro hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Siyempre, bilang isang rider, gusto ko rin mabago yung ganun. Hindi ko man mabago yung lahat ng rider, at least mabago ko man sa sarili ko yung umpisa. Kaya yun. Siguro hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga paps. So see you again on another vlog. Bye. Peace.